Yan. Yan ang nga ba sinasabi ko. Pagkatapos kayong gamitin, itatapon na lang kayo. Ganyan ang Lenny Kiko. Sige, magpaloko pa kayo kay Lenny Kiko. Biruin nyo, hindi sinabi sa inyo, maglalakad pala kayo pag uwi nyo. Ang nakakatakot pa rito, baka sa susunod magreklamo kayo, nasabugan ako. Pumunta lang ako ng rally ni Lenny Kiko, nasabugan ako. Puro mga terorista pala yung dumalo. May dalang granada, ayun, nasabugan ako. May lugaw nga ako, pero nasabugan ako. Di malabo, sa susunod, baka yun nasabihin nyo. Kaya parang awa nyo na sa sarili nyo. Huwag na kayong dumalo ng rally ni Lenny Kiko. Pag binaliwala nyo pa rin yung babala ko, kayo na mismo ang umahanap ng kapahamakan nyo. Biruin nyo, libreng sakay nga, hindi nyo naman tinanong kung saan biyahe to. Mga walang yaa kayo, sakay kayo ng sakay, yung pala biyaheng impyerno. Biyaheng impyerno na pala, hindi pa alam ng mga tao. Sakay kayo ng sakay, tapos magre-reklamo kayo. Wala kaming nasagyan pa, uwi! Kasi sakay ako ng sakay, hindi ko alam kung saan papunta, Basta sinabi may lugaw, Tapos libre sakay daw, Awawang mga tao, naloko ni Lenny Kiko. Pag hindi pa kayo nadala, pag may libre silang sakay, sumakay uli kayo. Para sa ganun, makita nyo yung hinahanap nyo. Malay nyo, pagsakay nyo uli, biglang may sumigaw, hostage to. Kaya please lang, huwag kayong sakay ng sakay, mag-ingat kayo. Mamaya, yung driver na pala nun, si Kadodo. Tapos kasama si Commander Dede, may hawak na tatlong lobo. Kutsara gatas na yan, dapat maging advance kayo. Pag yung bus, Lenny Kiko, parang sumakay na rin kayo sa kamatayan nyo. Shout out sa mga NPA na kabataan. Natuto lang kayo maglakad, kala nyo magaling na kayo nyan. Pag sumaway ka sa magulang mo, feeling mo ina-in ka, saka machong-macho ka. Yung pala macho-chogi ka, kasi sa magulang mo kumontra ka. Gusto mo ma-experience lahat, feeling mo gugulang ka. Pag hindi ka nakaligtas sa experience mo, tatabunan ka. Meron na ba kayong nakitang taong nagsisi sa una? O mas gusto nyo magsisi pag huli na? Sabi ko na nga ba dapat di na ako sumami. Kung alam ko lang ganito mangyari. Ano, pamilyar ba? Yung example ko, nasabi nyo na rin ba? Tapos mahilig pa kayong makinig kahit pangit yung lesson. Tapos pag nagkamali kayo, sasabihin nyo, lesson learned. Pwede naman learn lang, wala nang lesson. Baka sa susunod na lesson mo, mapahama ka. Tapos magsisisi ka, dapat pala sa magulang mo, nakinig ka. Ben Barubal, mahilig kasi ako mag-explore, pakialam mo. Ano kasi, Dora? Yang si Boots na unggoy na kasama mo, yan yung magpapahamak sa'yo. Dambalasik, Lenny Kiko, ah. Todo gastos, hindi na uubusan ng budget, ah. Para di mainip yung mga tao sa mga puppet, ang daming freebies, ah. Palabas, Sesame Street, kaya ang daming bata, ah. Magandang umaga, mga bata. May scramble na, may coffee pa. Pati siopaw, pink na. Pati yung gumagawa ng choknat, may tatak na Lenny na. Inang ina. Pagkatapos ng event, diyan ka na. Walang yaka, maglakad ka na. Walang service pa uwi, ah. Pagkatapos mo magsisisigaw, maglalakad ka. Kaya pala bubusugin ka nila kasi maglalakad ka. Kala ko ba DDS ka? Yung buong PDP nag-unit team na. DDS ka ng inaka. Eh di lumalabas na peki ka. Pati si Senator Bongo, kinontra mo na. Di ka makaalis dyan kasi may kontrata ka. Kasi ang kontrata nyo, gamit ka niya, gamit mo siya. Kaya pati si Mocha, nakigamit na. Imbis na bilis kilos, bilis gamit. Yung mga vlogger na plastic, bilis kapit. Bakit? Mga plastic na vlogger naman talaga kayo, ah. Alam mo, sa sarili mo, plastic ka. Kunwaring DDS ka, pero isko ka. Kaya pag nagkita tayo, baka batok-batukan lang kita. Pati yung bodyguard mong si Dada, itutupi ko sa lima. Yung dumbbell na hawak niya, pangunguya ko sa kanya. Ang sakit, di ba? Biruin mo, talo ka na, inaasar ka pa. Tapos stress ka na, binabatukan ka pa. Tapos yung bobo mong utol na si Oily, pahahalikin ko sa lupa. BBM Sara Duterte tayo 2022. Ayos ah, BBM ah. Parang totoo ah. Galing umarte ah. Sa video mo na yan, walang naniwala. Hindi ka pa nagsiswitch, alam ko na. Ang dami mo pang cheche-bureche, bagsak mo, isko din pala. Diba, eto video niya? Eh, walang naniwala. Ayun, switch to isko na. Pansin mo lahat ng plastic naka-isko. Sigurado ako, miski si isko, walang tiwala sa inyo. O, diba, napasubo na sila. Mas gugustuhin pa nila mag-Lenny kaysa mag-unitim sila. Pansinin mo yung binabato ng Pinklawan, binabato din nila. Pero tingnan mo tong pinagtatanggol nilang mayor. Sa presinto, naging pianista. Dapat nga, hindi ko na to binibira tong mayor nila. Walang kakwenta-kwentang presidensya ball, 10%, sarap padyakan yung muka. Tapos yung mga plastic na vlogger niya, nakikinig kayo, no?
Kahit magtulong-tulong pa kayo, hirap na hirap kayo, no? Hintayin niyo yung mayor niyo, baka mag-backout yan. Tapos yung mga bobong vlogger niya, abangan niyo, baka mag-leni yan. Kahit pitpitin niyo yung itlog niyan, hindi mag-unit team yan. Kesa mag-unit team yung mga yan, kakampi pa sa NPA yan. Tapos yung mga vlogger na yan, tandaan niyo yung mga mukha na yan. Kalaban ng bayan yan. Sure ball pa sa 9 balls, mas kakampi pa sa rebelde yan. Nung tinanong sila sa debate kung ano dapat palakasin, ang sagot nila, agrikultura. Paano mo papalakasin yung agrikultura kung kontra ka naman sa build, hayop ka? Paano tatakbo ng maayos yung kalakal kung walang kalsada? Paano mo mapapabilis yung palitan ng kalakal? Saan ka dadaan, hayop ka? Ano yun, mag-iimbento ka ng pakpak tapos ikakabit mo sa tao? Dadalin mo sa bundok tapos paliliparin mo? Ito lang yung kontra sa build tong hayop na to. Yung bentahan ng tarpaulin lang yata gustong palakasin ito. O yung tarpaulin tutunawin niya tapos gagawin niyang kalsada. O siya yung tutunawin ko tapos ihahalo ko sa kalsada. Bago tayo magtapos, isang malupitan naman dyan. Ito, kanta ni Verse 1. Suportahan din natin yan. Kayo ang aming pangulo, wala na pong iba pa. Mga Pinoy, bukas na po ang mga mata. Salamat sa mga tulong ninyo pinapadama. Salamat sa tulong nyo sa mga magsasaka. Ikaw ang aming tigre ng norte. Ang karapat dapat na maging presidente. Ibalik mo sa amin yung maunlad na Pinas. Katulad noong mura pa ang kilo ng bigas. Kayo na pong bahala sa edukasyon ng aming mga anak pagdating ng panahon. Lahat po sana ng bata ay nasa eskwela. Sana wala na pong batang malulong sa droga. Kayo ang aming pag-asa, pag-asa ng masa. Sa hirap ay nakakulong, gusto nang lumaya. Kaya tara mga Pinoy, isulat sa balota. Bongbong Marcos po at Inday Sara. Kaya nagising na ang mga tao sa bangungot ng mundo. Halika na, magkaisa, sama-sama tayong ipunin ang lakas ng Pilipino. Kasi kay BBM tayo laban. Lahat gustong yumaman, gagawin lahat, masira lang ang iyong pangalan. Subalit lumaban ka at di mo pinapayagan. Tuluyang maghari ang mali sa ating bayan. Lahat ng makadilaw bumaba na sa trono. Matagal nyo na po kaming niluloko. Tiwala namin sa inyo ay nawala na. Sa tigre ng norte na lang kami umaasa. Tigre ng norte, ikaw ang gagabay. Marami ang Pinoy ang magtataas ng kamay. Para pangalan mo sa balota mailagay. Lahat kami nagkakaisa para sa tagumpay ng isang BBM na magiging idolo. Tatayo sa Pinas, tatapusin ang gulo. Kaya tara mga Pinoy, isulat sa balota. Bongbong Marcos po at Inday Sara. Kaya nagising na ang mga tao sa bangungot ng mundo. Halika na, magkaisa, sama-sama tayong ipunin ang lakas na Pilipino. Kasi kay BBM tayo. Siya ang anak Sara Duterte, ni President Duterte. Siya ang bise na katuwang ng tigre. Ang kanyang amay gumamit ng lakas ng batas upang putulin ng droga sa Pinas. Sa Pinas, kusan mabagal ang usad. Sa Malacanang puro huwad ang nagpugad. Kayo ang inihintay ng sambayanan. Isang pangulong may pagmamahal sa mamamayan ng Pinas, kusan maraming mahirap. Kayo na pong bahala sa aming mga pangarap. Tanggalin niyo po lahat ng makadilaw, mga gahaman sa pera, mga silaw. Habang maraming naghihirap, sila yumayaman. Tama na, sobra na ang kahirapan. Kaya tara mga Pinoy, isulat sa balota. Bongbong Marcos po at Inday Sara. Kaya nagising na ang mga tao sa bangungot ng mundo. Halika na, magkaisa, sama-sama tayong ipunin ang lakas ng Pilipino. Kasi kay BBM tayo. Kaya nagising na ang mga tao sa bangungot ng mundo. Halika na, magkaisa, sama-sama tayong ipunin ang
Pilipino. Kasi kay BBM.